Pulino Panginoon, sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niya taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin pagkat dakila, purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpatlira. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon, sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niya taglay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa unang araw ng Triduo para sa karangalan ng pagkapanganak sa ating mahal na patron, si Padre Pio, Santo Padre Pio, kasama ng ating mga intensyon ng mga nagpamisa, mga nakikisa sa atin sa online mass, atin ding isama ang mga panalangin ng mga nasa lubhang karamdaman. Upang tayo maging marapat, gumanap sa ating banal na pagdiriwang, atin munang aminin at pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayanang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos,
Si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Epeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, saano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatwid bagay kay Jesus." Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan." Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway, pakalatin, at ang mga namumuhi, lumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap, tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit, sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang buong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang buong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sino mang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo kay Kristo nabuhay ay sa langit kapalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayun may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtanggumpayan ko na ang sanlibutan. Ilang beses na kayong nabigo sa inyong buhay? Tanda niyo pa gaho. Ilang beses na kayong nabigo? Natatandaan niyo po ba yung mga panahong kayo ay naging failure? Failure. Marami po sa atin, kapag atin pong matatandaan, siguro nga po ay tandang-tanda ho natin. Kapag naaalala ho natin ay nakakapagpawala ng kumpiyansa. Isa lang po yun, nakakapagpatanggal ng kumpiyansa. Pakiramdam natin, wala tayong silbi. O kaya naman ay naaawa tayo sa ating sarili. O kaya naman kapag inaalala natin, tayo ay naiiyamot sa ating sarili. Pero kung tutuusin, napakadami nga naman noon. Tayo ay maging fair sa ating sarili. Napakadaming beses nating naging kabiguan. Napakadami. Pero nasaan na ho tayo? Hindi po ba nandito pa tayo? Andito pa. Kahit na napakarami nating nagawang kabiguan sa buhay. Failure. Sinasabi nga nila, malayo pa, pero malayo na. Andito pa tayo. Maraming kabiguan, pero andito pa tayo. Nabigo man tayo nung una, pero ngayon nakatayo na tayo, may panibago naman tayong kaalamang nakalap. May bago tayong natutunan sa bawat kabiguan na ating naranasan. Nabigo man tayo ng madaming beses noong una, natuto naman tayong magtiis, magsumikap, endure. Naubusan man tayo dahil sa kabiguan, pera, nawalan tayo ng trabaho, ng kaibigan. Nakita naman natin kung ano ang pinaka-importanteng mga bagay dito sa lupa. Hindi po pera, hindi posisyon, hindi kapangyarihan, kundi kalusugan, pamilya, relasyon sa ibang tao at lalo't higit, relasyon sa Diyos. Kabiguan ba tayo? Hindi. Hindi kabiguan ang tao. Isa lamang punto iyon sa buhay ng isang tao. At ang buhay ng isang tao, nabubuo ng napakaraming saglit, ng napakaraming punto. Hindi po tayo kabiguan. Kapag tayo ay nabigo, tandaan natin palagi, tayo'y natututo ng bagong kaalaman. Natututo tayong magtiis at magsumikap. Natututunan lalo natin ang importante lamang sa buhay na ito.
Kapag ito ang ating inisip, kapag ito ang ating mindset, matagumpay na tayo agad. Matagumpay na. Katulad ni Jesus na napagtagumpayan ang sanlibutan, tayong mga sumusunod sa Kanya, matagumpay na rin. Huwag tayong matakot sa sinasabi ng Diyos na darating na kapighatian. Huwag po tayong matakot. Matagumpay na tayo simula pa lamang. Matagumpay na tayo simula pa lang noong pinanigan natin si Jesus. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginanap ng anak mong giliw sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin. At ang aming kalooban ay iyong palakasin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin naiiba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Maginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang Lord.
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at ihadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa ang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
kasamaan kita. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami palusong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala,
sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tapagamamitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una po sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kinakailangan na po nating ipagawa ang bubong ng ating extension sa mga may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng pagawaing ito. Kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan at sa opisina para sa inyong tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana, lalo na kung Sabado at Linggo. Ito po ay pwede nating puntahan at kainan, lalo ng ating mga pilgrims na bumibisita dito. Itinayo po natin ang Osteria bilang pagsunod sa updated complementary norms sa 1983 Canon Law of the CBCP at isa sa mga requirements bilang National Shrine. Kaugnay po nito, mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Pakita po natin ang maayos sa mga basurahan ng ating mga kalat. Ipinagbibigay alam din na tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan ninyong makapasok sa ating main arc entrance upang makita ang mga free parking nang sa gayon ay makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Mga kapiyo, mahigpit at magnusto nating muling ipaalaala sa ating lahat, ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Kaya po sa inyong pagbisita dito, mangyaring sundin natin ang mga tama at angkop na kasuotan, lalo na dito sa loob ng simbahan sa banal na misa. Ito po'y tanda ng ating malaking paggalang, pagsamba at pagmamahal sa Panginoon. Bahagi pa rin po ng ating gawain sa paghahanda sa kaarawan ni Padre Pio, sa May 24, tayo ay magkakaroon ng libreng laser tuli, Operation Pagbibinata. Kayo po'y magpalista para po maka-avail ang ating libreng gawain ito, May 24, alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At gusto nating batiin ngayong araw na ito, bahagi ng ating gawain, yan po tatlong nasa unahan, ay mga adult baptism kaninang hapon at sila po'y nag-first communion ngayon. Palakpakan natin sila, mga bagong kasapi ng ating pananampalataya, bahagi ng ating gawain sa paghahanda sa kaarawan ni Padre Pio. Bukas po, May ay 23rd ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Mayroon tayong mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng ating Arsobispo Gilbert Garcera, at sa alas 5 ng hapon, pangungunahan ng dalawa sa ating mga batang pari sa Arsidiosesis. Gayun din naman sa Webes, May 25, ang mismong kaarawan ni Padre Pio, meron muli tayong healing mass at healing liturgy ng alas 9 ng umaga, pangungunahan ng Obispo ng Diocesis ng Malolos, si Bishop Dennis Villarojo. At sa hapon, sa alas 5, tayo ay magkakaroon ng Thanksgiving Mass, pangungunahan ng katulong na Obispo ng Antipolo, si Bishop Noli Buco. Sa alas 7:30 ng gabi sa Webes, ay magkakaroon tayo ng ating Caraffle Program. Ito po yung ating isinasagawa, tulong sa ating mga scholars. Panoorin po natin ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bilang handog po kay Santo Padre Pio sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan sa May 25, kami po ay naghanda ng tatlong pinakamalalapit na gawain sa kanya. Yun pong tinatawag na charity activities. Number one, isinagawa po noong May 20, yun pong libre na legal consultation sa tulong po ng St. Thomas More Association, mahigit po sa 35 abogado na pawang nagtapos sa De La Salle Lipa
sa pangunguna ng kanilang president, si Attorney Ramel Muria, ang tumulong sa atin para makapagkonsulta ng libre ang mga may problema sa batas at nangangailangan ng tulong. Sinundan po yan kanina nitong mga nakasama nating tatlong ito ng tinatawag na Free Adult Baptism with Confirmation, and kanina nga lang sa ating banal na misa, tumanggap din na po sila ng banal na komunyon. Palakpakan po natin sila. At katulad po ng na-announce ni Father Ian, ang huli pong charity activity na ating gagawin ay yung libreng tuli sa mga magbibinata. Ito ay bilang pagkilala sa katangian ni Santo Padre Pio na mahilig magkawang gawa. At kaugnay din po niyan, ating inilaunch nung ilang taon na ang nakakaraan, ang Scholar ni Pio. Ito ay bilang pagkilala rin sa kanyang pagmamalasakit sa paghuhubog sa mga kabataan nang mailapit din sa Diyos. At sa May 25 nga po, ay magkakaroon tayo ng grand raffle, at ang tatamaan po yung nakikita ninyo sa kanan natin, brand new Toyota Vios. Ang second prize po ay ang new motor cycle, at ang third prize ay ang mountain bike, at may ilan pong consolation prizes. This early, tayo po ay nagpapasalamat na sa lahat ng tumulong sa atin para maisakatuparan ang lahat ng yan. Sabi po ng isang santo, ang kadakilaan ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang accomplishments, hindi rin sa kanyang talino. Ang kadakilaan daw po ng tao ay masusukat sa kanyang kakayahang tumanaw ng utang na loob at magpasalamat. At sa ganyang diwa, tayo po ay nagpapasalamat sa mga nakasama natin at palagi nating nakakasama sa pagdiriwang ng mga charity activities at mga sacramental activities dito sa Pambansang Dambana. Lalo na po ngayong unang araw ng Triduo in honor of our patron saint, Saint Padre Pio. Lalo na po ang mga taga-barangay Santa Ana, barangay San Isidro Norte at Sur na nag-sponsor ng pamisa ngayong hapong ito. Palakpakan po natin sila. Pwede ba makikitayo ng mga galing sa barangay na ito? Nakita ko po ang kapitan ng barangay San Isidro. Ganon din po ang Santa Ana. Makikitayo po ng mga taga Santa Ana. Ganon din po, Norte, Sur at San Isidro. Palakpakan po natin silang lahat. Marami pong salamat. Salamat din po sa ating iba't ibang ministries and organizations headed by our Ministry on Prayer and Devotion and Minister on Liturgy. Nandyan po si Father Ian and Tita Ina at ang kanilang mga kasamahan. Ang lahat po ng gumampan sa ating banal na misa, ang ating pong lekong, ang ating altar servers, ang ating mga ILM and EO, ang ating pong choir and pianist, ang ating pong collectors, sa lahat ng nakiisa sa ating pagdiriwang, maraming salamat po sa inyo. Siyempre, hindi tayo makakalimot magpasalamat sa mga paring nakasama natin ngayong hapong ito. Sila po ay naging bahagi din ng Santo Padre Pio ng Pambansang Dambana noong sila ay hinuhubog pa at ine-expose sa Archdiocese bago maging pari. Salamat po sa ating presider, ang nanguna po sa ating pagdiriwang, Reverend Father Sancho Noel Cabatay. Sa ating pong homilist, si Reverend Father Genrod Carion. Marami pong salamat. Siyempre sa ating kasamang pari, Father Ian, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng mga sumubaybay sa atin ngayong hapong ito, sa ating banal na misa sa pamagitan ng live streaming, marami pong salamat. Pagsitayo po ang lahat.
Atin pong isasagawa ang pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. Maaari pong inyong itaas ang inyong mga gamit na nais ninyong pagbabasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito. Sa panalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapalala sa amin ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Sustains me, now you need.